babala ho. Yung mga naghahanap na kung saan makautang, mag-ingat. Marami naman ho dyan. Kung ganito ho, ito mga online na ito, mas mabuti pa sa Bombay nila ako mangutang. Hindi ka papapahiyain ng Bombay. Kukulitin ka lang araw-araw, may dalang notebook. Sasabihin si mama mo nandyan. Magtago ka sa kusina, antayin ka ng Bombay hanggang sa lumabas ka. Jimmy James po, si mama, antayin ko na lang dito sa labas. Sabihin ng Bombay, antayin ko yung mama mo dito sa labas. At tapos, pag hindi ka pa rin lumabas, alituling, lumabas ka na dyan. Alam ko nandiyan ka sa CR. Anyway, ito, mag-ingat ha. Mag-ingat sa mga online na mga utang-utang. Preschool teacher sa Cavite, inireklamo ang isang online loan company dahil sa panghaharas. Matapos daw kasi na hindi siya makapagbayad sa 3,000 pisong utang na may palugit lang na isang linggo. Aba, pinadalhana ng online loan app ng mensahe ang mga nasa contact niya sa cellphone at pinahiya na siya. Dagdag pa raw ng ginang sobra-sobra rin daw maningil ang online loan app na umabot ng 30% ang tubo kada bukod sa penalty sa sinisingil na penalty. My goodness! Kaya imbis na makatulong, mas nagigipit raw ngayon ang ginang at hiyang-hiya na ho siya sa kanyang mga kaibigan, kamag-anakan na pinagtatawagan ng loan app na ito ang kanyang mga kontak. Kaya imbis na makatulong, problemado si ma'am. Narito po ang aming eksklusibong report. Tatlong taon ng preschool teacher sa isang daycare center ng barangay sa Barangay 58M, Cavite City, ang 48 taong gulang na si Maria Teresa Salyutan. Sa baba raw ng kanyang nauuwing sweldo na wala pang 5,000 piso kada buwan, problemado parati si Teresa sa gastusin ng kanyang pamilya sa araw-araw. Kaya naman na makita sa Facebook ang page ng online loan app na OneCash noong July 11, agad siya nagparehistro para makahiram. Kaya ako nainganyo kasi gipit talaga kami. Saka ang aming sweldo, honorarium lang. Tapos nakadepende lang sa bata, kung ilan yung tuition ng bata, yun lang po makukuha namin. Matapos mag-fill up ng online form, magpadala ng dalawang ID at tumingin sa camera para sa eye recognition, naaprubahan din ang aplikasyon ni Teresa para sa 3,000 pisong utang. Sa mismong araw din na yon, napadala ng OneCash ang perang hiniram ni Teresa sa pamamagitan ng cash transfer. Pero imbis sa buong halaga, may kaltas na agad ang nakuha niya. Ang binigay nila sa akin, 2,100. Ibig sabihin, yung 900, napakalaki naman po. Di sana, nandun sa agreement. Kailangan niya rin daw mabalik ang 3,000 pisong nahiram matapos ang isang linggo. At kapag lumagpas dito, dagdag na 150 pesos kada araw na hindi mabayaran ng buo ang sisingilin umano ng OneCash. Tinext ko naman sila na pwede ba hanggang 14 days. Di sila sumagot hanggang sa patuloy sila sa pangaharasan dyan, iba't ibang klaseng number. Tapos ipapadala nila sa RTC. Yung kasong yan. Nang lumipas ang isang linggo, hindi agad nakapagbayad sa utang si Teresa. Humingi daw siya ng palugit kung pwede ma-extend ng isang linggo pa bago siya tuluyang makapagbayad. Pero doon na raw naging agresibo sa paniningil ang OneCash. At imagine po, one day pa lang, yung aking due date, napadala na agad sila ng ganun. Tapos nung sabi ko, paano ko mababayaran to kung haharasin niyo ako, nangaharasin. At ang pinakamalala raw, pinadalhan daw umano ng OneCash ang mga nasa contacts niya sa cellphone ng mensahe tungkol sa hindi nabayarang utang ni Teresa. Pati po yung tita ko napatay na, nagulat yung pamangking ko, pati yun, kinontak nila. Dahil dito, muntik daw atakihin si Teresa sa pamamahiya na kanyang natanggap. Pati umano trabaho niya, nanganganib na rin daw mawala. Kinontak nila yung pangalawa sa mataas sa DSWD. Nagalit po sa akin. Sabi ganun, bakit ganyan ang ginawa mo? Sabi ganun. Sabi ko, loan ko po yun at saka pangalan ko naman po yun. Hindi ko naman alam na ihahack nila yung aking kontak. Handa naman daw bayaran ni Teresa ang 3,000 nahiram sa OneCash. Ang pakiusap niya lang, huwag sana gipitin lalo ng OneCash ang mga gipit na at pahiyain din ang todo dahil lang hindi nakapagbayad. Sana po, wag naman pong masyadong harassment. Mas mahigpit pa po kayo sa 5-6. Willing naman po akong magbayad, pero paano naman po yung harassment na ginawa niyo? Para sa Tutok Tulfo Reload, Marluis Sulima. Bayan, ayan ho, kaya mag-ingat.
Yung mga naghahanap ngayon at walang kwarta, iwasan nyo ang pangalang anong buwisit na yan? One Cash. One Cash. App. Application po yan. Mag-ingat, mag-ingat, at mag-ingat. Hindi ko naman sinasabi mga durobo, kundi mga bastos at balasubas. Akalain mo maglo-loan ka ng 3,000, kaltasin ka agad yung 900. My goodness! At pagkatapos may interest pa. So, binawasan na ng 900, may utang ka na 3,000, magbabayad ka pa ng interest ng 30%. So, babayad ka pa ng another 900. Oh, 30% eh. Oh, hindi, yung interest. Kasi kinaltas na nila yung porsyento. O, oh, yung interest araw-araw. 10% ng 10%. 300 ng 300. Oh, Diyos ko pong pineapple bayan. Kayo sa One Cash, wala kayong mga puso, wala kayong budhi. Mga bastos! Dapat ipasara kayo ng gobyerno. Number 2. Mukhang wala kayo sa hulog, wala sa Central Bank Regulation yung pinagagawa ninyo. Dinaig nyo pa lintik na bangko. Pag nangutang, isang araw lang na hindi makabayad, putragis, sasabihan nyo na kaagad lahat ng kontak na balasubas. So kung kunwari ako ang nangutang, balasubas si Erwin Tulfo. Walang hiya kung kilala ninyo. Putragis. Mag-ingat ho kayo bayan, yung mga dibali ng mangutang na lang ho kayo sa Bombay. Dibali si Mr. Bombay, araw-arawin ka, hindi ka ipapahiya. Yung alam, alam nyo nga kapitbahay mo na may utang ka kay Mr. Bombay. Araw-araw siya nagmumotor sa bahay mo. Pero at least, hindi naman alam ng mga kamag-anakan mo sa Davao, sa Saudi Arabia, na may utang ka. Diyos ko po. At least, nakakaalam lang yung mga kapitbahay mo. Oh, pupuntahan ka ng Bombay. Pero itong One Cash, Diyos ko po, Panginoong ko. Mag-ingat ho kayo. Parang awa nyo na kung ayaw ho ninyong mapahiya. Iwasan ho ninyo. Ito ha, ito yung... ito. Nasa linya na ng aming telepono si Commissioner Raymond Liboro ng National Privacy Commission. Magandang umaga, Commissioner Liboro, sir. Hi, magandang umaga sa iyo, Sir Erwin, at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa. Good morning. Opo, good morning. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, sir. Salamat po. Salamat and live po, na live din tayo sa Facebook and then sa YouTube, sir. Opo, marami tayo na abot dahil sa ibang bansa. Opo, opo. Sa kanilang lahat. Opo. Sir, ano ho ba ang pwedeng maitulong ng National Privacy Commission? Kasi meron ho isang teacher na lumapit sa amin na nangutang siya dito sa One Cash app. Isa pong app siya sa internet na makapangutang ka. Ang problema, isa sa mga requirement, hihingi nila yung mga contact numbers sa cellphone mo. At kapag medyo na-delay ka ng isang araw, papahiyain ka na nila, ite-text na nila yung mga contact mo at sasabihin, balasubas ka, hindi ka nagbabayad. May paglabag ba ang kumpanya na ito na One Cash app, sir, sa privacy law natin? Gusto ko lang sabihin, Erwin, ano, na majority ng mga reklamo na nakukuha namin ngayon ay yung ganyang ng nature. Yung reklamo tulad ng ating guro na nagreklamo sa iyo. Po. Right now, 55% ng aming mga kaso ay tungkol dyan. At papalo na almost 500 cases. Ngayon ang aming dinidinig sa aming tangkapan sa mga kaso tulad yan. So kasama marahil yung One Cash na yan kasi nung una ay 48 apps no ang aming unang natangkap ng mga reklamo. Abay nung huli noong bago matapos ang nung matapos ang Hunyo ay nasa 93 na ng mga application. So naglipa na rin yan. At yan po ay ito ngayon ang dinidinig namin. Opo, meron pong ang
ang isa pong tulad ng ating guro na inyong binabanggit ay maaari hong dumulog sa aming tanggapan tungkol dito. At well, mapapabilang po siya dito po sa aming mga dinidinig ngayon. Sir, pwede ba naming samahan si ma'am sa inyong tanggapan para personal na makapag-file po ng complaint laban sa kumpanya na ito, Commissioner Liboro, sir? Opo, maaari po yun. At again, maaari po kayong tumunta sa aming tanggapan. Kami po ay nasa fifth floor ng PICC. Kami rin po ay makarating ninyo or through yung email po namin, no, complaints@privacy.gov.ph. Mag-iwan lang ho sila ng detalye ho doon at babalikan ho namin sila. Maaari ho din silang tumawag sa telepono bilang 234-2228, local 114. Ngayon lang, sabihin ko lang, Sir Erwin, ano, na sa dami nga po ng aming nakukuhang mga tawag ngayon, ay medyo pagsagaan nyo lamang po yung telepono ho namin. Kapag ho kasi, ginagamit at mayroong ang naririnig ng tumatawag eh nagri-ring lamang. Akala ko nila wala akong sumasagot. Hindi po. Yan po ay dahil may busy ho talaga yung complaints desk dito sa mga ganitong nangyayari, sir, po ngayon. So kami po yung humihingi lamang ng konting pangunawa doon. Isa pa ang katanungan. Ano po bang kaparusahan pag mga ganitong kasalanan ng mga loan app na ito na gano'n ang ginagawa nila, yung mga contact mo, iti-text nila, babalahurain ka nila? Opo. Again, no, dahil sa ating Data Privacy Act, meron na pong criminal provisions na paglabag sa Data Privacy Act. Yan po ay maaaring sumakop ng unauthorized processing or unauthorized purpose o pinaghalo-halo po niya kombinasyon po ng lahat na yan. Maximum po ng 7 taon, ng 4 na taon na pagkakabilanggo. At well, 7 taon po na pagkakabilanggo at 4 na milyong fine, no? Maaaring ipato po dyan kung ito po ay magiging kanap na sabi nga ko na magkakaroon po ng ganong determination. Guys, ko lamang pong ipaalala na again, tayo po yung nag-aandro ng proseso dito. Right. Sa ngayon nga, ang mga pandinig po natin already holding twice a week hearing sa mga kaso pong ito. At dinidinig din naman natin itong sir, mga kumpanyang ito. Okay. Panghuli na lamang, sir. Opo. Meron po bang pamamaraan na habang dinidinig ito mga kumpanya na ito reklamo, patigilin muna, suspendin muna ang kanilang lisensya or what have you, business license, para hindi na ako makapanloko habang hindi pa sila clear dahil may reklamo laban sa kanila, Commissioner? Tama po. Mapakaganda po ng tanong po ninyo. Meron po yan at kasama po doon sa reklamo nga ho yung inyong halimbawa yung prayer na magsisendisis po yan. Opo. Kasama po yan sa aming tinitingnan. Tinitingnan at sooner or later po ay maaari maglabas na rin po tayo ng ganito po mga kautusan. Opo. Pero again, binibigyan po meron po tayong proseso na pinagdadaanan. Due process. Mabigyan naman po ng pagkakataon din ho itong mga partidos na ito. Kasi mangyari, alam mo, ayos ko lamang bangkitin, ano, na may mga ibang kumpanya rin na nagsasabing lumabas na meron din silang ganitong mga apps, no, na pero hindi daw ganito ang practice, no. So we have to also distinguish that may mga kumpanya po na mga lehitimo na nakakapagbigay ho ng ganitong serbisyo na hindi naman po nakakasakit ng kapwa. So sa amin lamang. De yung nire-reklamo, sir, kasi kagaya yung papahiyain ka ba na opo. Sasabihin si Erwin Tulpo, balasubas, may utang sa amin, hindi nagbabayad. Siguro, sir, yun ay sapat na. May pakita nung complainant na may text na gano'n sa mga kamag-anakan niya at nag-identify sila na kunwari one cash sila, baka yun temporarily isuspindi ang kanilang operasyon. Yan nga po, Erwin. So ito, subaybayan lang po natin ito. Apo. Kasi tinitingnan po namin ng buong-buo rin po ito. No? Yes, sir. At yan nga po, kasi sabi sa mga meron ng ganyang reklamo, isayin nyo lamang po itong mga ebidensya tulad yan. Apo. At yan po yan ay dinodokumento po natin. At kailangan po, kung kayo po ay formal na magre-reklamo po sa atin, yan po ay magsisilbing ebidensya. Alright. Commissioner Raymond Liboro, National Salamat, Privacy sir. Commission, sasamahan po namin si ma'am sa inyong tanggapan, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan.
Ah, may nag-sumagot na raw dito, balasubas daw ako. Ikaw, One Cash, alam kong ikaw yan o mga empleyado mo. Ah, hindi kayo babanatan dito kung wala kayong ginagawang kagaguhan. Eh, mantakin mo naman, ah, umutang ng 3,000 yung guro. Ah, pagkatapos, hindi pa niya nahahawakan, may bawas na 900. Ang darating sa kanya, 2-1 na lang. Abay, sobra-sobra pa sa Central Bank yung lintek na. Natawagan naman ang Central Bank. Sobra-sobra na yung hayop na yan, ah. At pagkatapos, sa bawat araw na hindi ka makabagbayad, 30% ng 30%, 300 ng 300. Abay, kung sa limang araw, lintik 1.5. Yung 3,000 niya, abot ng 20,000. Anak kayo ng kagang. Para kayong lintik yung mga loan sharks sa PNP. Na ikamamatay na ng polis kalulon, hindi pa tapos babayaran. Ay dapat ipasara kayo. Kaya po doon sa mga nakatutok ko sa atin, mga OFW, mga dito sa Pilipinas, mag-ingat. Sabihan po itong mga kamag-anakan ninyo, itong ano yun? One Cash App ay delikado. Ha? Huwag sila dyan mangutang dahil baka matulad sila kay teacher na lintik ang umaasa lamang ang kanyang sweldo doon sa mga mag-i-enroll sa daycare. Eh kung 3 lang in-enroll, di walang sweldo si teacher. Sus Mariosip. Siya naman lang, nagpakonsuelo naman lang kayo sa liit ng sweldo. 3,000 kinaltasan nyo na, 2,000 na lang natanggap, 900 kagad. At everyday may 300 and 300. At pag hindi nakabayad, sasabihin nyo balasubas. Hayop kayo ah.